Hello, mga ka-IT! Okay, so for today, mga ka-IT, explain natin kung paano mag-configure ng dynamic NAT. Okay? So, dito sa topology natin, mga ka-IT, meron tayong dalawang PC, si Gedi at saka si Nico. Under siya sa 192.168.1.0/24 na network, kinover na rin natin siya ng green. So, itong green na to, iyan yung pinaka-local area network natin. Meron tayong dalawang router, si HQ, ito, it's si ISP. So, si HQ nasa side natin. Okay, doon sa local area network natin. And si ISP, yan yung internet natin. So, ang papagawa sa atin dito is meron tayong dalawang global address, which is si 12.12.12.1 and si 12.12.12.2. Yan yung gagamitin namin or yan yung magiging dynamic pool natin. Okay? Tapos, gagawa tayo ng standard access list at i-make sure natin na si Gedi at saka si Nico lang yung matatranslate palabas. Okay, gamit itong pool of IP address natin. Tapos, yung pool na gagawin natin is ipapangalan nating my pool. Okay, so step by step natin gagawin, don't worry. So, mag-start tayo. So, una, mag-configure muna tayo ng IP address. Make sure may IP address yung mga computer natin. So, check muna natin dito. Okay, wala siyang IP address. So, punta tayo kay Gedi. Desktop, IP config, 192.168.1.25, okay, /24, and then yung gateway natin is 1.1, okay. Double check natin ha, kung 1.1 yan, okay. So, pag tinutok ko yung mouse ko dito sa HQ, tapos makikita nyo yung gig 000, okay, 1.1 nga siya. So, yan yung i-configure natin. Okay, mga ka-IT. Next, si Nico naman, punta tayo kay desktop, web config, 192.168.1.26. Okay. Gateway is 1.1. Yan. So, okay. So, step 1, okay mga ka-IT, para makapag-configure tayo ng dynamic NAT, configure natin ng IP NAT inside and IP NAT outside. So, from HQ's perspective, mga ka-IT, okay, conft interface gig 000, ito ang magiging IP NAT inside natin. Okay? Kasi inside siya, ang direction kasi ng traffic from Gedi, kung lalabas siya, papasok siya kay gig 000. Kaya IP NAT inside. Next is si interface serial 010. Dahil yung traffic, yung direction ng traffic natin from Gedi or kay Nico, pagpalabas sila, papasok sila kay gig 000. Tapos lalabas sila kay serial 010. So, si serial 010, it's IP NAT outside. Okay? So, next mga ka-IT, magde-declare tayo ng access list. Okay? Dito sa access list na to, based sa instruction, kailangan natin i-make sure na yung dalawang PC lang or dalawang IP address ng PC na yan, yung i-mention natin sa access list or yung i-allow natin sa NAT. So, gagawa tayo ng standard access list. Is 25, okay. Pag standard mga ka-IP, okay, 1 to 99 yan. So, pwede tayo mamili from 1 to 99. So, piliin natin 25. Tapos, permit host, okay. Pag single IP address lang yung ginagawa nating rule, kailangan natin lagyan ng host, okay. Tapos, si Gedi, 192.168.1.25. Enter. Tapos, up arrow nyo naman, para naman kay Nico. Yan. So, may access list na tayo, 25. Next, mga ka-IT, gagawa naman tayo ng NAT pool. So, para makapag-configure tayo ng NAT pool, IP NAT pool. So, ang ipapangalan daw natin is my pool. Okay? My ay, yeah. My underscore pool. Question mark, start IP address, okay. So, yung global address na binigay sa atin ni ISP is 12.12.12.1 and mag-e-end siya kay 12.2. So, 12.12.12.1 ang end of IP address natin is 12.12.12.1. Okay. Tapos, enter. Up. Netmask. Okay. Kailangan din natin ng subnet mask. So, for this particular exercise, gawin natin siyang 255.255.255.252. Yan. Okay. Next, mga ka-IT,
i-call na natin lahat ng kinreate natin. Okay, so para ma-call natin lahat yan, tatype natin IP NAT inside source list. Okay, ano access list ang nilagay natin? Yung access as access list 1, which is ito. Ay, 25 pala. Yan, access list 25. So, imbis na 1, 25 pala. Tapos, pool. So, ibig sabihin yan, yung pool natin, yung ginawa nating my pool. Okay. So, para sure, copy lang natin to. Tapos, paste natin my pool. Okay. So, ang nangyari niyan mga ka-IT, IP NAT, sabi natin, from inside, na ang source niya is yung 25, yung access list 25. So, any traffic na nag-source dito sa access list 25 na to, okay, which is kung magso-source dito kay .25 or kay .26, okay, at lumabas siya, tatranslate natin siya dito sa pool na to, kay my pool. So, kapag si Geddy lumabas, okay, sa kay HQ, kailangan natin siyang i-translate into a global public IP address, which is nakapaloob dito kay MyPool. So, dito kay MyPool na to, yung kinreate natin, ito siya. So, ito yung kinonfigure natin. IP NAT pool, MyPool. So, ang mga public IP address na kinol natin is si .1 and si .2. So, yun yung ibig sabihin itong command na to. Okay, yan. So, mga ka-IT, i-testing natin. So, from Geddy, ipiping natin si ISP, si 45.45.45.2. So, punta tayo dito, command prompt, ping 45.45.45.2. Yun, nasasagot niya. Okay, so check natin. From HQ, check natin yung NAT table natin. So, from NAT, yung NAT table natin, show IP NAT translations. So, makikita niyo mga ka-IT. From inside, ang nag-generate ng traffic is si Geddy, which is si 1.25. Pero, once na nakalabas na siya kay HQ, okay, ang nakikita na ng outside network is si 12.12.12.1. Okay, hindi na si 1, hindi na si 192.168.1.25. Yan yung ginagawa nung IP na translation natin. Okay, so, isa pa, check natin, yan, piping niya. Ayan, check naman natin si Nico. Okay, punta tayo kay command prompt kay Nico. Ping 45.45.45.2. Napiping din. Okay? So, nakakalabas na rin sila. Ang IP address ni Nico is 192.168.1.26. So, check natin kay HQ. Okay? From HQ's perspective, ito si 1.26. Nakikita naman niya. Pero, okay, tinatranslate niya, pag palabas na, tinatranslate niya dun sa pool of IP natin. Si 12.2 naman. Dynamic pool. So, ibig sabihin, ikaw, para ka dito sa pool na to. So, ikaw, para ka dito sa pool na to. Yun yung ginagawa nung dynamic NAT. Itong nakikita nyo itong mga tumaka-IT. Port number ito. Okay? Port number. Ito yung naghihiwalay sa kada session nila. Sa kada session ng traffic. Let's say, for example, ganito mga ka-IT, makinggan nyo ha. For example, si 192.168.1.25 nag-access sa Facebook. Okay. So, nag-access siya sa Facebook. Ngayon, yung Facebook na yun, may palatandaan si router na, okay sige. Itong si 1.25, dahil palabas siya at gagamitin niya yung Facebook, maglalagay ako ng palatandaan, which is si port number 5. Okay. So, dahil lumabas siya, so, tinranslate ni router from 192.168.1.25 12.1 siya, tapos 5 pa rin. Ngayon, edi lumabas na yung traffic. Pag bumalik, okay, ito yung magiging palatandaan ni router na, op, kapag ang port number niya is 5, okay, ibabalik ko siya kay Geddy, okay, doon sa Facebook traffic. Okay, itong .6 naman na to, .7, hiwalay naman na sessions yan. Okay, let's say for example, si Geddy naman kumunik sa YouTube. Okay? Ang ihiwalay niya yung session niya, gagamitin naman niya, port number 6. Okay, palatandaan na, op. So, okay, si Facebook, para to kay .5. Si port number 6, para naman to sa other sessions ko. So, ganito minamanage yung kada transaction doon sa pag-translate ng
IP address. Okay, so hopefully mga ka-IT, na-gets nyo itong mga port number na to. Ito lang yung paghiwa-hiwalay ng mga transaction. YouTube ka, nag-ping ka, nag-Facebook ka, hiwa-hiwalay na transaction yan, okay? Ito ang nagiging palatandaan nila, yung mga port numbers. Okay? So hopefully mga ka-IT, may naintindihan na naman kayo dito sa magandang tutorial natin sa Dynamic Net. Free lang itong tutorial na to. Gusto ko i-share nyo to sa mga IT student na may major in network administration. I-share nyo to. Kung member ka na ng Facebook group natin na nakikita nyo sa screen, mag-join ka na dyan and i-download mo yung Dynamic Net na Packet Tracer Activity na ginawa ni Pinoy IT Guy mga ka-IT para makapag-practice kayo ng Dynamic Net configuration. Okay? Thank you.